sa halip na ang sabihin mo sa masama ay masama rin, huwag mong gantiin ang masama ang masama. Okay lang yun, kapatid. Kahit sa kaaway mo, pwede mo namang sabihin na pagpalaing kanawa ng Panginoon. Ang nasa mo nun, kahit nga kaaway mo pa siya, ay pagpalain siya ng Diyos, mapabuti siya sana. Basahin natin ng Pedro sa 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Sa English, kapatid na Daniel. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise, blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Sa halip na ang sabihin mo sa masama ay masama rin, huwag mong gantihin ang masama ang masama o alipusta ang pag-alipusta, kundi pagpapala. Ang sabi sa English, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise, blessing. Kaya kung masama yung tao, ginawa ka masama, eh kahit sabihin mo lang, God bless you. No? May the Lord bless you. May the Lord enlighten you. Hindi masama. Naniniwala ako na kung sinasabi mo yon sa budhing malinis, walang sarcasm, may God bless you, maaaring tumalab yun. Yun pumapatay kay Kristo, ama, patawarin mo sila. Napatawad yun eh. Yun pumapatay kay San Esteban, Panginoon, huwag mong ibilang sa kanila ito. Pinakinggan ng Diyos si San Esteban. Tapos, yung panahon naman ni Pablo sa kanyang unang pagsasanggalang, sino man walang kumampi sa akin. Sabi niya, bagkos pinabayaan ako ng lahat, lahat ng mga kasama niya noon, pinabayaan siya mag-isa. Nung nakikipaglaban siya dito sa mga rebelde, ayan sabi ni Pablo, huwag nawang ibilang sa kanila ito. Edi hindi nga naibilang sa iba. Pinakinggan ng Diyos yun. Kaya kahit kaaway mo pa, halimbawa, sinabi mo from heart na sana patawarin ka, may God bless you. Hindi masama yun, kapatid.